What's up mga pare kayo, welcome na naman sa episode ng aking channel. For today, pag-uusapan natin ngayon or meron tayong motorcycle news ngayon. Ito ay ang Honda CB190F. Pero bago natin pag-usapan yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo na kalimutang i-follow ang ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa. Ang Honda motorcycle nga ay meron na namang motor na binibuild sila. Meron na naman silang ginagawang motorcycle. Ito ay ang CB190F. Hindi siya 150cc, hindi siya 250cc, hindi rin siya 300cc. Isa siyang 190cc, which is the CB190F. Ginagawa siya ngayon sa India at marahil ito na yung magiging karibal ng ibang brand like si Duke 200 tsaka si Pulsar 200 o dito sa Pilipinas si Rouser 200, meron tayong NS tsaka RS 200. Ito ang magiging karibal ng mga motor na nabanggit ko na yun. Isa tong naked bike siya at ginagawa siya ngayon sa India. Ang India ngayon ay sila ang world largest motorcycle market kasi noong 2018 meron silang 22.4 million motorcycles sold. So ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga motor ang inire-release dito sa India. Unlike dito sa Pilipinas, sobrang tipid ng Honda Philippines na maglabas sila ng mga motor dito. Unlike dun sa mga ibang bansa like Thailand at ito ngayong India, sobrang dami ng mga model ng mga motor nila dun sa mga bansa nila. Itong motor na to ay malamang kabilang to sa mga CB family. Dito sa Pilipinas ay nilabas ni Honda Philippines yung CB150R, yung naked bike. Kaso ngayon medyo wala na ngayon dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung bakit wala na siya ngayong stock dito sa Pilipinas. Itong CB190F ay meron siyang 117mm na upside down fork ha. Monoshock sa likod and fully digital instrument panel tsaka full LED lights guys. So dito pa lang sa mga nabanggit ko pictures para sa akin parang mapupukaw niya yung attention ng mga buyers. Unang-una, hindi lahat ng motor dito sa Pilipinas may upside down fork. Hindi lang sa magandang play niya is maganda pa yung itsura. At meron siyang exactly na 184cc. Unfortunately guys, air-cooled lang siya. Hindi siya liquid-cooled. Medyo nababaan ako doon ng konti dito sa motor na to. Okay na yung mga nabanggit natin pero air-cooled siya guys. So, and isa pa is single overhead cam lang siya guys. Unlike dun sa mga CB150R na nirelease dito sa Pilipinas, dual overhead cam. Pero ito guys, single overhead cam engine lang siya. At meron siyang only 5-speed transmission. Yun yung medyo, hindi ko nagustuhan sa motor na to. Okay na yung 190cc Meron ka pang upside down fork, full digital panel, full LED lights. Pero dito sa engine niya, medyo tagalit tayo ng onte. Although 190cc siya, pero yung specification niya parang hindi akma dun sa laki ng makina niya. Actually guys, itong motor na to hindi naman talaga to as in new model talaga. Kasi dati na-release na rin ito nung 2016. Pero in-offer nila ito sa China tsaka sa mga selected na South American markets. So hindi talaga sa as in from scratch. Kumbaga binil nila itong motor na to para i-release dito sa India. Pero ang malaking tanong ilalabas ba ito sa Pilipinas? Gaya nga na sinabi ko kanina guys, si Honda Philippines ay medyo matipid pagdating sa pag-i-import ng mga motorcycle dito sa Pilipinas. Unlike dun sa mga ibang bansa like Indonesia, Thailand at dito sa India halos lahat ng model ng motor andun sa kanila. Kung titingnan nyo nga sa website nila, meron silang Forza, ADV, PCX, PCX Hybrid, meron silang Supra GTR, meron silang Winner X. Tapos dito sa Pilipinas, hindi lahat ng motor andito di ba? Kumbaga limited lang dito tayo sa Pilipinas unlike sa mga ibang bansa. Talaga ang dami nilang option Pero ito lang masasabi ko guys kasi gaya nga din ng sinabi ko kanina, wala na tayong naked na motor dito sa Pilipinas na Honda di ba? Noong nakaraan nga way back 2018 nag-sale sila ng CB150R tapos ngayon wala nang stock dito sa Pilipinas. Kumbaga wala na sila. May chance na ilabas ito sa Pilipinas na konti. Hindi ko naman sinasabi na ilalabas ito sa Pilipinas pero kumbaga meron siyang konti na percent na may ilalabas siya dito sa Pilipinas kasi wala tayong small displacement na naked version sa ngayon di ba? Ang meron lang tayo mini sport bike na CBR150R, mga underbone RS150, tsaka meron tayong Supra GTR pero sa naked na small displacement bike wala tayo. Pangalawa guys, medyo nagsasuffer tayo dito sa Pilipinas ng COVID-19 pandemic. So, yung mga
schedule dati na dapat mangyayari ngayong April tsaka March, May, na-postpone yun. Like nga nung Honda Airblade na dapat nung March pa i-release, na-postpone kasi nga dahil sa COVID-19 na to. Yung mga plano ng mga ibang company na motorcycle, na-odlot nga dahil dun sa pandemic na yun. Pero guys, magandang motor to ha, kahit na single overhead cam lang siya, tapos 5-speed lang. Pero meron siyang 190cc engine guys ha, medyo malaki-laking advantage yun kaysa sa mga ibang motor. Kasi kung titingnan natin guys ha, si Sniper single overhead cam lang siya and 5-speed lang siya, pero marami pa rin nag-a-avail. Ito pa na 190cc, di ba? So kayo guys, ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba na ilabas ito sa Pilipinas o hindi? Pag-usapan natin yan sa comment section below. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo na kalimutang i-follow ang ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa. So guys, thank you for watching!